Ayan, eh, dinagmukha ka ng tao. O siya, ako naman ang magsipilis. Ayaw ka! Sabi magsimba eh! Ayaw mo magsimba? Papagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo dito sa bahay? Ngayong pangiling ang araw. Maiiwan ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon! Ang atiistang iyon? Patawarin lang ako ng Diyos. Maiiwan ako dito sa bahay. Makikipagkwentuhan na lang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? Tungkol saan? Tungkol sa kalapastanganan ng Diyos? Hindi, Mama. Maganda ang kukwento sa akin ni Tio Simon. Gusto na, bago pa ako magalit. Pero... Gusto na eh! Ah, sino na naman yan? Ako to, Himpag. Nakalinaan kong... Nakalinaan kong tila may tinututol si Boy. Ayaw mong kumagsimba, Tio Simon. Naiiwan ako rito kasama mo. Ayaw ko sumama kay Mama! Ayan ang itututol ko. Kuya, ayaw nga raw niyang sumama sa pagsimba. Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan. Boy, kung gusto mong isama ako, ay maghintay kayo at ako'y magpilis. Sige na, patot na mo. Ayusin ko lang. Ano kaya ang nakain ng amain mong iyon at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya nakikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama si Tio, sasama rin ako! Hayun! Kaya lamang sasama dahil sasama ang iyong tiyuhin. Paano pag hindi, hindi ka rin sasama? Yun, sapagkat hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa mabuting landas. Kaya siya hindi lamang nakapag-Hesus kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid, sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabin ang buhay. Is din ako, nakalimutan ko kasi. Sige boy, delta muna. Iba na talaga ang tumatanda talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan, at sigla. Napilay po kayo, Tio Simon. Totoo bang parusa ng Diyos yan sa inyo? Sinabi ba ng mama mo yan? Hindi kayo nagsisimba, hindi raw kayo naniniwala sa Diyos. Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni mama. Kayo na nangingilin sa pangiling araw at hindi rin kayo nangingilin sa araw ng simba. May mga bagay, boy, na hindi may papaliwanag. May mga bagay na hindi may papaalam sa iba. Sa pamamagitan ng sarili. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit, kung ano man ito, mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiya. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tio Simon? Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya, huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagtanggi. Ang pagkawala ng pananalig sa Diyos, nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. Salang ito ng aking paa, boy, natutuhan ko ang tumalikod. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bondage ni Awa at ako'y tinali sa filosofiyang pananaligan ng kaniyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano nangyari sa iyo, Simon? Lalo ako naging bundutin. Magagalitin! Dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tio Simon? Nang batang nagitna sa kasalan, tra. Thank you.
isip din na boy. Hindi ko na makalimutan sa pangyayari yun. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi niwalay sa aking katawan. Bilang tagapa-alalang, lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa at aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig kahit ano, pananalig ng sa anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may ansya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya'y iginugupon na ng mga hinanakit sa buhay. Tara na! Baka wala na tayong dat ng visa. Tayo na, Mama! Tayo na, Tiyo Simon! Tayo na, Kuya! Tayo na.